lunos na sitwasyon ng ilan nating OFW. Tulad na lang ng mag-asawang Joey at Carlina, kapwa 50 taong gulang. Iniwan nila ang kanilang tahanan sa Cavite para mag-OFW sa Saudi. Pero naging mailapang swerte sa kanilang mag-asawa, magdadalawang linggo na sila ngayong nakatira sa kalsada ng Jeddah at sa gilid mismo ng konsulado ng Pilipinas. Sobrang init ng araw, sir. Tapos po yan, naghihintay lang po kami ng sino magbibigay sa amin. Pebrero nitong taon ang unang beses sumubok ang mag-asawa sa pangingibang bayan. Nagtrabaho bilang driver si Joey, si Carlina naman isang domestic helper. Pero sa kasamaang palad, napunta raw si Carlina sa isang abusadong amo. I'm afraid of you, ha, kung ganun, sir. Ano dagot mo? Tapos sabi po sa niya, kung ano-ano na po sinabi niya, pag ayaw mo lumabas, pauuwi na kita sa Pilipinas. Sabi ganun, sir, sa akin. Tapos minura niya na po ako. Dilalo po akong natakot. Umiiyak na po ako. Tinawagan ko po sa cellphone ng asawa ko. Wala silang nagawa kundi tumakas na lang sa kanilang mapagsamantalang amo. Pero dahil walang mapuntahan, gamit ang mga lumang karton, ang kalsada ng Jeddah ang nagsilbi nilang tahanan. At para kumita ng kaunti, sumasideline si Aling Carlina bilang janitress. Hindi ko alam, sir, kung anong kinabukasan namin sa Pilipinas, sir. Nag-uwi namin. Pero may awang Diyos. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, dahil may sinusunod na proseso sa pagpapabalik sa mga OFW, natatagal ang i-repatriate o ibalik sa Pilipinas ang mag-asawang Joey at Carlina, kasama ng iba pang Pilipino roon na hindi pinalad sa Saudi. We have asked the cooperation of the immigration authorities ng Saudi Arabia para ito ay mapibilis ang kanilang pag-uwi.